Hello guys! Welcome back sa pinakabagong edisyon ng Daryl Free Talks. At sa video na ito, ay kwekwentuhan ko kayo patungkol sa mga experiences ko nung ako ay isa pang call center agent. So guys, kung interesado kayo kung ano nga ba yung day in a life being a call center agent, so please keep on watching this video. Okay, so hello guys! Once again, ako nga pala si Daryl. Pwede nyo ko tawaging Aris kasi yun yung parang screen name ko nung ako ay isa pang agent. So, kailan ba ako naging agent at saan ako naging agent? So, naging CSR ako sa VXI QC at doon ay nagtrabaho ako for almost, I think, umabot din naman ako ng 4 months doon. But due to contingent reason, kailangan kong umalis dun sa company kasi nabigyan ako ng opportunity na makapag-aral. So, tumigil ako. Pero ngayon pa lang sabi ko na sa inyo, yung naging experiences ko nung nandoon pa ako ay talaga namang sobrang saya. So, paano nga ba nangyari? Bakit nga ba ako naging call center agent or customer service representative? So actually guys, wala naman akong plano noon na pumasok sa company talaga. So parang nung time na yon, wala lang, parang pressured lang kasi syempre summer tapos wala kang magawa sa bahay. Eh di anong gagawin mo? Syempre magtrabaho ka na lang, 'di ba? Kasi nung time na yon, gusto kong mag-apply as sales clerk sana sa SM. Kaso tsaka kasama ko kasi yung kaibigan ko doon, parang nagyaya siya na mag-apply kami doon. So, niready na namin yung mga resume, ganito, ganyan. Tapos noon, nung nasa SM na kami, parang nagkakahiyaan kami kung saan ba kami dapat pumunta, hindi namin alam. Tapos, ayun, parang meron lang ate at kuya na lumapit sa akin noon. Tapos nun sinabi na baka gusto ko daw mag-apply as call center, basic English lang daw yung kailangan, ganyan, basta naiintindihan mo or what. Tapos parang sabi ko, parang mas type ko yun kesa yung magdamag ako nakatayo at ng mga customer. So sabi ko, sige, give it a try. Wala namang masama, di ba? So ayan na, parang nag-fill up na kami ng mga information, ganyan-ganyan. Tapos nung time namin na yun, parang sa SM yun, so 25 applicants siya that time. Parang 25 yung nag-apply. Tapos, wala lang, parang nung in-interview dun, parang ang bilis nung pacing nung interview. Like, ang bilis lang talaga, like, parang ini-interview yung mga kasamahan ko noon, tapos, parang, tapos na agad, tapos umaalis na sila. So, sabi ko, anong meaning noon? So, parang in-analyze ko na lang kung bakit sila hindi natatanggap, ganun. So, parang lumapit ako ng konti, tapos pinakinggan ko yung mga tinatanong. Tapos, doon ko na-realize na kapag pala meron kang nasabi na hindi nagustuhan nung nag-interview sa'yo, automatically tatanggalin ka na nila. So, gladly, nung time ko, ako yung pinakahuling in-interview that time. So, alam ko na yung mga dapat sabihin. So, yung mga tinanong doon, parang yung una, describe yourself daw. So, parang nag-isip lang ako ng bagay na madedescribe ko yung sarili ko na wala dun sa resume, ganyan-ganyan. Kasi dati, parang naano ko na yun na parang nagbasa na rin kasi ako kung paano ba dapat ginagawa sa job interview, ganyan-ganyan. So, ayun, nag-isip lang ako ng bagay na out of the box talaga. I remember nung time na yun, sinabi ko pa, I can describe myself as someone who is a man of action because I've got really bored when I am not doing anything productive. So, that's why when there are tasks given to me, I'm not just doing my best but always better than my best. So, yun yung sinabi ko that time. Tapos parang si interviewer, ewan ko, di ko alam, basa yung mukha niya, parang nagniningning sa tuwa. So, nakakatuwa din naman, ganun. So, yun yung una niyang tinanong sa akin. And afterwards, parang sumunod doon, nagtanong na siya kung meron akong working experience, ganyan-ganyan. So, sinabi ko na wala po akong working experience. So, kung hindi counted yung OJT, edi wala talagang work experience, ganun. Tapos, kasama din dito, tinanong sa akin kung naka-experience na daw ba ako ng Harry Bulbos or anyone na parang pinaglingkuran ko na hindi maganda yung pakikitungo sa akin. So, parang ngayon, sabi ko sa kanya, parang nag-share lang ako about sa experiences ko nung nasa school pa ako kasi meron akong mga naging leaders noon na talagang parang pinag-iinitan ako, ganun. Tapos, ayun,
parang at the end of the day, nagsabi ako ng words of wisdom dito kay interviewer kung paano ko siya nalampasan. At sinabi ko na lang na marami akong natutunan dun sa experiences na yon. Pero ang totoo, sinusumpa ko talaga yung leader na yon. So, ayun guys, parang after no, nagtanong na sila kung willing ba ako sa mga shifting schedule or ganito. Kasi guys, sa call center, kung mapili ka sa schedule, yung parang sasabihin mo na pang day shift ka lang, hindi ka pwedeng night shift or hindi mo tatanggapin pag ganito yung account, automatically, ta-thumbs down ka nila. So guys, kung say for example, nagtanong sila na willing ka sa ganito, maging yes man ka kasi hindi ka matatanggap sa trabaho kung hindi. So, ayun. After nun, parang, ano na, okay na siya, tapos na yung interview ko, diba? And then, parang sinabi na ano na, do you have any questions? Ganyan, ganyan. Tapos sinabi ko, no. Actually, I don't have any questions, but I would like to say thank you for sparing your time for me. Actually, whether I pass or I failed in this interview, I am very glad to have you as my interviewer because this could be serves as one of my greatest lessons so that I can be better. So, ayun, parang sinabi ko yun, tapos nakangiti lang siya, ganun. Tapos ayun, parang sinabi niya na don't worry, you pass the interview. Tapos, wait mo lang kami, dadaling ka na namin sa main office. Eh ngayon, hindi ko naman kasi alam yung company, hindi ko alam yung company na VXI, so hindi ako sumama. Sabi ko, ano, magko-commute na lang po ako papunta dun sa company. So, sabi ko, paano po ba pumunta dun, ganyan, ganyan. So, ayun, parang nung time na yun, sabi ko, sige, hanapin ko na lang kasi mamaya sumakay ako dun sa kotse tapos makidnap pala ako. Di ba? Mas delikado naman yun. Kaya hindi ako sumama. So, ayun, from Marilao, Bulacan, nag-commute ako papunta sa Quezon City. So, ayun, nahanap ko naman ng hindi naliligaw yung opisina ng VXI, Quezon City. So, sa ano yung Panorama Building. And then, doon, parang tinuloy na yung ano yung interview. So una nag-wait lang ako doon saglit tapos pinatawag na nila ako, parang in-update yung profile sa computer kung saan ka nakatira, parang personal information. And after that eto, parang pinag-speed test, speed typing test, so magta-type ka lang doon tapos parang iaano doon kung accurate yung pagta-type mo and at the same time kung mabilis siya. So, okay naman ako sa pagta-type since IT tayo. Meron bang IT na mabagal mag-type? Meron siguro, pero madalang. Kasi syempre, biyasa na tayo sa ganyan. Tapos, after nun, ano na, yung grammar test. So, meron lang konting vocabulary. Tapos, grammar test. And after that, mag-wait ka na for the next test. So, parang ang nangyari, initial interview ko na yung nandun sa may SM, Marilao. Kaya nung nandito, tuloy-tuloy na siya. So, yung sumunod na nangyari, yung tinatawag natin na blitz. So, dito sa blitz, parang pupunta ka sa isang certain room, tapos merong computer doon, upo ka doon, tapos mag-start ka na nung test. So, dito sa test na ito, parang ang mangyayari, merong magpla-flash screen na situation, parang situational, ano siya, basta situational scene. Basta situational siya, tapos parang magsasalita ka lang kung ano yung gagawin mo doon. So, parang ang naalala kong tanong doon, say for example, daw flight attendant ka, tapos paano mo daw i-explain sa customer na nagkaroon ng delay sa flight, so paano mo siya pakikiusapan, tapos stubborn si customer. So, ganun, salita ka lang. Pero nung ano, narinig-rinig ko sa mga tenured agents, hindi naman doon importante kung may sense yung sinasabi mo doon. Ang tinitignan lang doon talaga nila doon kung paano ka nagde-deliver and at the same time, yung pronunciation mo dapat nandoon. So, nung time na yun, medyo hesitant ako sa magiging grade ko kasi parang ano na nun eh, ang tagal ko naghihintay, like 9 PM na tapos blitz pa lang yung tinetake ko. So, parang nung nandun kasi ako, yung katabi ko, napakalakas ng boses, tas ang galing-galing niya sa English. So, parang feel ko, hindi ako nakakapag-compose ng sarili kong ano, speech, ganon, sa interview na yon or dun sa test na yon. Pero gladly, pumasa ako. Hindi ko alam kung paano siya nangyari. Meron pang time doon na parang, kasi meron timer yan eh. Tas, ayun, pumasa naman ako, tas yung katabi ko, hindi siya tumuloy. So, parang ginulo niya lang ako
Noong mga panahon na yun, Diyos ko, nakaka-stress talaga. Pero tapos na yun, hayaan na lang natin. Tapos, ayun na, parang after nun, pumasa pa din tayo. So, nung pagkatapos nun, behavioral test na. So, sa behavioral test, makikipag-usap ka sa isang psychometrician or parang basta HR department nila yon. Tapos, yung tinatanong niya doon, kung ano lang din yung tinanong doon sa initial interview ko. Pero, mas comfortable ako sa kanya nung time na yon kasi, wala lang, ang ganda nung maganda kasi yung nag-i-interview that time. So, parang parehas lang ng tinanong. So, ang ano ko, ang sagot ko, parehas lang din. Pero, parang tinry ko na lang na mas, ano siya, yung mas sabihin na lang natin na basta minaintain ko na lang yung composure ko and at the same time, yung parang, ano mo, yun, yung hindi scripted yung sinasabi mo. Tapos, ayun, gladly, same methods, gin-read ko siya para nagkwento ako na parang kaibigan ko lang and then nag-thank you ako nung ending. Tapos, after that, ayun na, parang sabi niya, o, pasado ka na. So, maghintay ka na lang sa final interview. Tapos, parang nagsabi pa siya sa akin noon na, ano daw, dito sa VXI kasi merong mga chances na nag-interview ka ngayon ding araw start ka na ng trabaho and parang proud daw siya na ano daw ganun daw yung mangyayari sa akin na ma-hire nga daw ako. Hindi naman siya pagbrabrag ganun pero nakakatuwa lang kasi na merong nagsabi sa akin nung ganun. So okay naman siya, 'di ba? And then parang afterwards nag-ano na final interview, just ko. Ang pinakamadugo sa lahat. So, dun sa final interview, medyo kabado ako. Bakit? Kasi, nung dun sa mga initial interview, blitz, ganun, ang dami naming applicants. Pero nung final interview, sa 10 na lang kami. Parang yung nangyari lang dun sa may shuttle na parang nung nasa SM, 25 kami, tapos ako lang yung pinadala papunta sa main office, tapos dito 10 na lang kami. Tapos, ang mas nakakatakot dun, bago lang kasi ako, tapos dun sa 10 na yun, yung sham, puro na sila luma. Like, nag-ano pa nga sila, nag-flex-flex sila, sabi, uy, ako, 5 years na akong call center, ganyan-ganyan. Anong account yung hawak mo? Alam mo yung gumagamit sila ng mga jargons ba na hindi ko naman alam. Like, wala talaga akong kaalam-alam sa mga jargons nila. So, ako tahimik lang ako. And then, wala lang, nakatingin lang. Kunwari, nakikinig. But actually, hindi ako nakikinig. Kasi wala lang. Siyempre, ang inaano ko noon yung final interview. So, parang ngayon habang naghahantay, hindi ko alam yung gagawin dun sa final interview. Sabi ko, parehas lang ba yung itatanong? Ano yung gagawin? Tapos, ayun na, nag-start na yung final interview. Tapos, merong sumalang na isa. Tapos pagbalik niya, sabi niya, ano daw, uy, dun sa ano sa final interview, pag sa sales kayo, parang meron lang random na hahawakan yung nag-i-interview tapos ibebenta mo sa kanya. So sabi ko, hala, may na pa naman ako sa sales, ganun. Tapos wala lang. And then parang kabado na ako kasi sabi ko, anong gagawin ko? Paano ko ibebenta siya sa kanya yung product na ibibigay niya? Tapos di ko pa alam kung ano. Sabi ko, wala akong composure, wala akong maisip na idea, ganun. Tapos parang yung katabi ko, nag-share siya, sabi niya sa akin, pag ganyan, parang kahit magsinungaling ka, basta kahit ano lang sabihin mo, ang importante lang matawid mo yung pagsisales, ganun. So, ayun, parang sabi ko, sige, bahala na. Tapos, eto na. Dinala ko sa production, dun sa prod. So, yung production, guys, yun yung lugar kung saan nagte-take-in calls yung mga, yung mga agents. So, parang room siya na maraming computer, syempre, tapos may mga Avaya, tapos mga headphones, tapos nagko-call talaga sila. Makikita mo rin dun sila TL na nagsisigaw-sigaw na, oy, time in! Yung mga ganun-ganun. Tapos nung nandun ako, ayun, nakausap ko yung isang TL na nag-handle nung interview. Tapos ayun, same questions lang din yung tinanong niya. Tapos yung dulo, ayun na parang nagbigay na siya ng heads up kung ano yung account. So nung time ko, ang naging account ko ay about billing department. So nag-handle kami ng bills, internet, tsaka phone, and at the same time, nagkokonda kami or nagpipitch kami ng sales. So sabi niya, para malaman ko kung pwede ka dito sa job na to, kailangan mo magpitch ng sales sa akin. So try mong ibenta sa akin to. So nagbigay siya, ang binigay niya sa akin na ibebenta ko, yung espada na gawa sa styrofoam. Tapos sabi ko, what? Diyos ko, yung mga kasama ko, stapler.
telepono, tapos sa akin espada na styrofoam. Sabi ko, paano ko ibebenta to? Kaya nung time na yun, hindi na ako nahiya na magsabi sa kanya na pwede niyo po ba akong bigyan ng 1 minute. Sabi ko, 1 minute lang po, okay lang po ba, mag-iisip lang ako. Tapos sabi niya, sige, okay, take your time. Tapos ayan, tikat lang akong ganyan. Tapos sabi ko, nasasabihin ko. Tapos ayun na, parang sinabi ko na lang, like sinabi ko, hello madam, so right now, I'm gonna give you a heads up about this product that I am selling right now. So this is not just a sword, but a miracle sword, sabi ko ganun. Tapos parang naalala ko pa nun, sinabi ko, meron yung mga vitamin E, gawa siya sa polymorph, ganyan-ganyan. So hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko nun, basta ginawa ko lang yung best ko. Tapos sabi ko, hindi lang siya sword na pang-protection, pwede rin siya sa kitchen, kasi diba sabi nga nila, para daw makatch mo yung puso ng mga lalaki. Ay, gamit yung kanilang empty stomach. So sinabi ko yun, basta English, ganyan. Tapos wala lang, sabi ko, siguro okay na to, kasi parang nung pinagmamasdan ko yung TL, nakangiti lang siya. Like, gusto, ayaw niya ako matapos magsalita, ganun. Tapos ayun na, parang sabi, nung dulo na tinanong niya na ulit ako kung may mga additional question pa ako. Tapos sabi ko, nag-thank you na lang ako. Tapos parang kinomend ko yung ano, yung prod nung VXI, kasi maganda naman talaga yung lugar. Ang cute ng lugar, lalo dun sa department namin. Gusto ko yung working environment niya, kasi may mga design. Bawal kasi ano yun, i-disclose yung account. Tapos ayun na, natapos yung ano, interview ko, ano na, 3 a.m. na. Tapos nun, parang nung time na yun, naghihintay na lang kami nung 10 agents na nakapasok ng final interview kung sino yung pumasa. Tapos wala lang, para kaming kapit kamay, ganun. Tapos nung dulo, dalawa lang kami pumasa sa final interview. Tapos parang inaaya na kami nung iba naming kasama na lumipat ng company, ganyan. Tapos ako, hindi ako pumayag kasi ang dami ko ng pinagdaanan dun eh. Bakit ako aalis? At saka, dahil natanggap ako, feel ko naman, kaya ko siya, ganun. Tapos ayun na, nag-jeep na ako pa uwi, ganyan. Tapos kinabukasan, biglang tumawag sa akin yung company. Sabi, am I speaking to Darrell De La Cruz? Tapos ganyan. So, tapos sinabi niya na ano daw, job offer na daw ako. Tapos sabi ko, what? Job offer? Tapos tuwan-tuwa ako nun kasi job offer. So, ibig sabihin, tanggap ako sa trabaho. And then dali-dali from Bulacan, bumiyahe ako pa Quezon City para pirmahan yung kontrata ko. Tapos pagka-pirma ko sa kontrata, ayun na, timano, training na nung araw na yun. Tapos ayun, nakilala ko yung mga tao na sobrang special sa akin ngayon at sobrang malapit sa akin, kasi doon ko nakilala yung mga naging best friends ko, and at the same time naranasan ko yung adult life, kung paano yung gumalagala, tapos magstay in sa bahay at magkwentuhan ng mga bagay na matured, ganun. So nakakatuwa siya, at sobrang maganda rin kasi yung naging band nung wave namin noon. So sa training, maganda yung training kasi nakaupo ka lang, nakikinig ka lang kay trainer, tapos ano na, parang ano lang, kikinig ka lang, tapos kikita ka ng pera, tapos may sign-in bonus ka pa. So naalala ko pa nun yung first payout ko, like 15 days lang, umabot siya ng 22,000. So 26 talaga siya, or 27, pero taxable kasi. So naging 22 siya, pero isipin mo, wala pa akong ginagawa nun, na nakaupo lang ako, kumita ako ng 22,000. Like, ang saya-saya talaga. Tapos kumain kami sa labas ng mga kaibigan ko doon, tapos nagano kami yung budel fight, ganun. Kaya ano, ang saya nung experience, ganun. Tapos ano na, after nung training, eto na yung parang nagko-conduct na kami ng calls. Mahirap yung account namin. So, kung nababalitaan nyo, basta sinasabi nila na toxic daw yung account kasi halos lahat ng customer dito galit. So, bakit sila galit? Kasi billing department yung hawak. So, syempre, pag may mga charges, ganun, galit talaga sila. Kaya, normal. Pero kasi nung time ko, masaya akong nagtitake in ng calls kahit masungit si customer kasi nagagawa ng paraan.
like parang binubola-bola ko lang ganun. So ano lang, short tip ko lang sa inyo, kunwari nagte-take in na kayo ng calls, kahit simpleng pagtanong lang sa customer, how are you today, ganun, it would make a lot of changes. So ayun, nung time ko, I never got any detractor, so lahat ng calls na na-taking ko, puro CSAT siya. So sa ano kasi, sa kung di nyo alam yung terminologies na yon, sa call center meron tayong tinatawag na promoter, neutral, and detractor. So kapag promoter call siya, ibig sabihin maganda yung binigay na survey sa yon ni customer. Pag neutral, ibig sabihin hindi maganda, hindi rin pangit. Tapos noon yung detractor, yun yung pangit kasi yun yung nagpapababa ng stats mo. So ingatan niyo yung stats na yan kasi napaka-importante ng stats sa isang team, kasi kung lahat kayo mababa, pwedeng mag-dissolve yung team nyo or pwedeng hindi ka ma-regularize kung puro ganyan. Kasi syempre, i-check ng QA yung mga ginagawa. So, ayun guys, yun yung ilan sa mga naging experience ko dito. Tapos, ano lang, siguro dun sa mga customers, meron ako ditong mga na-meet na, ay parang mga na-take-in calls na talagang yung parang sobrang, alam mo yung pag binubola mo, kinikilig-kilig. Tapos meron naman na, ano, wag mo na akong kamustahin, wag ka nang magpakilala sa akin, basta i-open mo yung account ko, gawin mo yung pinapagawa ko. Meron mga ganun tao na hindi ka nila bibigyan ng chance magsalita, at meron naman na kaka-hello mo pa lang, where's your manager, where's your supervisor, ganun na agad sila. Tapos meron naman dito na ano, wala naman silang problema pero tumatawag lang para lang may makausap, ganun. So medyo hindi maganda yon sa mga agent kasi meron tayong tinatawag na average handling time. So dapat 8 to 12 minutes tapos na yung call mo. So kung hindi ka matatapos ng ganun, eh maapektuhan yung stats mo. So marami kang inaalala dito. So dapat nagpi-pitch ka ng sales, dapat puro promoter calls ka, tapos yung AHT mo mababa, and also yung transfer rate na tinatawag. So yung transfer rate, yung parang hindi kaya ng end mo, so ililipat mo sila either sa loyalty department o sa tech support. So dapat mababa din yun. So paano siya ginagawa? Kailangan sa end mo pa lang na fix na siya. Kasi ang goal dito, parang magkaroon tayo ng one-time call lang. Yung parang hindi na sila nagko-call back. So ayun. Bale, guys, yung pagiging isang call center agent, mahirap siya kasi una, kalaban mo yung puyat, ganun. Pero when it comes to yung parang pagkakaroon ng maturity, and at the same time, yung high-paying job nga siya, and yun, yung magkakaroon ka ng maraming mga kaibigan, at maganda siya for starters, kasi tumatanggap sila at least high school graduate, ganun. And at the same time kasi, nag-o-open din siya ng opportunity para mag-improve ka sa English language. So kung sa tingin mo English language yung magiging puhunan mo in the future, like me, I am an ESL teacher ngayon sa Akadsok, nakatulong sa akin yung pagiging isang BPO. So ayun lang guys, medyo masyadong mahaba to, naging nobela na yung ano natin, yung experience natin, no? Pero sana nakinig kayo hanggang dulo, ganun. At maraming salamat sa pakikinig. So now, Darrell Free Talks is now signing off.